Hello, grade 9 D-Cards, mabuhay! Magandang araw sa inyong lahat! Kami ay nagmula sa ikalawang pangkat! At ang aming ipresenta ngayon ay ang iba't ibang uri ng karapatan ng isang mamimili! Sa isang abalang palengke, naghahanap ng mga pangangailangang produkto si Maria. Magandang umaga po. Mayroon po naman ako sa mga sariling bilan. Oo naman siya. May sarili po kami bilan. Dahil po sa sarili namin kaliman. Magkano po ang isang kilo ang palaya ng mga kilo? Ang kilo ng palaya ay eksena na ito ay nagpapakita ng karapatan sa mga pangunahing pangangailangan. Ang bawat mamimili ay may karapatan sa sapat na pagkain, pananamit, masisilungan, pangangalagang pangkalusugan, edukasyon, at kalinisan upang mabuhay. Habang namimili ng mga damit si Maria, nakita niya si Jose na nagrereklamo sa isang tindera. Bakit ganito ang kalidad ng damit na ito? Ang sabi niyo pwede kalidad, pero tingnan niyo po ang tahi ng mga damit na ito. Hindi maayos. Pasensya na po sir, wala na po kaming ibang damit na natitira. Hindi po ako sang-ayon. May karapatan po ako humingi ng bagong palit na damit na maayos ang pagkakatahi. Ang eksena na ito ay nagpapakita ng karapatan sa kaligtasan. Ang bawat mamimili ay may karapatang bigyan ng katiyakang ligtas at mapangalagaan laban sa pangangalakal ng mga panindang makasasama o makapanganib sa inyong kalusugan. Nagsama-sama ang mga mamimili sa isang organisasyon kung saan ibinahagi sa kanila ang kanilang mga tungkulin at karapatan. Isang mamamayan dito sa aming bayan, Pataras. Ito ay ilan sa aking mga karapatan at tungkulin. Ang mga organisasyon ng mga mamimili ay may karapatan na mag-organisa, magprotesta at makipag-usap sa mga otoridad upang maprotektahan ang kanilang mga karapatan. Pa si Maria at nakasulubong niya si Elena na nag-aalala sa kapaligiran. Nakakalungkot naman po na marami ng basura sa paligid. Oo nga po. Magkarapatan po tayo magkaroon ng malinis sa kapaligiran. Ang eksenang ito ay nagpapakita ng karapatan sa isang malinis na kapaligiran. Ang bawat mamimili ay may karapatan sa kalayaan, pagkakapantay-pantay, at sapat na mga kalagayan sa buhay na nagbibigay pa tulot sa isang marangal at maayos na pagkatao. At ikaw ay may malaking pananagutan na nangangailangan at nagputi ang iyong kapaligiran para sa kalusugan at kinabukasan ng ating saling lahi. Namili si David sa isang tindahan, ngunit mali ang produkto na ibinigay sa kanya. Excuse me po, may karapatan mo ba kung bumili ng ibang produkto kapag kumusta po? Oo naman, may karapatan kong bumili ng mga produkto. Eksena na ito ay nagpapakita ng karapatang pumili. Ang bawat mamimili ay may karapatang pumili ng iba't ibang produkto at paglilingkod sa halagang kaya mo. Kung ito ay monopolisado ng pribadong kumpanya man, dapat na magkaroon ka ng katiyakan sa kasiyasiyang uri at halaga ng produkto nila. Namamalengke pa si Maria at nakita niya si Tessa na naghahanap ng impormasyon tungkol sa produktong ibinili niya. Excuse me po, alam niyo po ba kung paano itatanim ang mga bagong uri ng kamatis na binili ko? Hindi po ako sigurado pero pwede ko kayo magtanong sa tindahan kung saan niyo. Salamat, may karapatan akong malaman kung paano itanim ang mga gulay na binili ko. Ang eksena na ito ay nagpapakita ng karapatan sa tamang impormasyon. Ang bawat mamimili ay may karapatang mapangalagaan laban sa mapanlinlang, madaya at mapanligaw na patalastas, mga etiketa at iba pang hindi wasto at hindi matapat na gawain. Ito ay kailangang malaman ng mga mamimili upang maiwasan ang pagsasamantala ng iba.
Sa ibang pagkakataon, bumili si Juan at Eman ng 1 kilo na kaimanang lena. Nang makalayo, ay kanilang napansin na parang kalahati at kulang ang ibinigay sa kanila. Sena na ito ay nagpapakita ng karapatang bayaran at tumbasan sa anumang kapinsalaan. Ang bawat mamimili ay may karapatang bayaran at tumbasan sa anumang kapinsalaan na nagbuhat sa produkto na binili mo. May karapatan kang mabayaran sa anumang kasinungalingan o mabang uri ng paninda, paglilingkod na ibibigay o pinagbibili kahit na ito ay sa pagkakamali ka pabayaan ng masamang hangarin. Dapat na magkaroon ng walang kabayad o tulong sa pagtatanggol sa hukuman ng pag-aayos sa paghahabol.